to real estate brokers and some real estate salespersons, all for renewal. So we wish, konti lang tayo, makinig tayong mabuti sa ating speaker. But I have to introduce to you first our dear speaker for this afternoon. Is the President and Chief Executive Officer of AAA Plus Appraisal and Consultancy Incorporated, a real estate appraisal and research firm. He served as consultant on housing of the Asian Development Bank, sa ADB po. Also, he is this year the Secretary General of Philippine Association of Real Estate Boards Incorporated, our parent, which is the largest organization of the real estate practitioners in the country. Okay, he is a licensed broker, a licensed appraiser, and a licensed consultant. He just got this REC license in 2018, and he is one of the top matchers in the licensure exam, PRC, of course. He is an accredited speaker of the Professional Regulation Commission, PRC. He is a graduate of AB Economics and Master of Arts in Economics in the University of San Carlos, Cebu City, where he taught finance, economics, and real estate in the USC School of Business and Economics. Okay, with that, our very own, let me help me with our very own Secretary General, Mr. Augusto, to discuss on evaluation through his lectures. So with that, good afternoon, Mr. Augusto. Nakong pangalan niya talaga, puro August, okay? Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, yes, okay. Welcome po, welcome. Ako, I will. Thank you. So, it's been a while for us. And mabuti, walang problema ang PLDT, no? Nag-announce na mayroong problema sa kanilang cable. But maganda, tula naman. Okay. Okay. So, I am now, I was asked to this. About appraisal, no? Expropriation appraisal. Some of you here are appraiser, and this can also be used by brokers, no? So sa mga salespersons, mga kuha lang ito, parang opening, no? Eye opener for them on what is expropriation appraisal. So if you are an appraiser, you can use this one and to practice, no, in the field of appraisal. So alam natin, no, the government has build. So this is important, no, to our client who are, or the properties we are handling. Sometimes merong problemang darating. Nandiyan ang DPWH, ang National Power Corporation, or National Transmission Corporation, no, to expropriate the property, no, for public use. So the purpose ay public use. So when these things happen, ito yung dapat ninyong malaman, no? Ito yung dapat ninyong gawin. Okay? So, pinakilala na ako ni Tita Ampi. So, patuloy na lang tayo po, no? So, this is the outline of the discussion. Una, ano yung legal basis ng expropriation? Then second, yung just compensation, ano po ito? Then, ang approaches to value, ano po yung mga methodology na tanggap po ng korte in the determination of just compensation. Then ano po yung appraisers, no, sa larangan na ito ng expropriation appraisal. Then ano yung compensation estimate,
report writing and graphic presentation. Ano po yung mga dapat ilagay sa mga report, no? Then studies, mga selected cases, case law regarding expropriation. Okay. So, total basis po, pasok tayo. Ito po ay nakatilalim sa Article 3. Articulo 3 po. Section 9, no? Articulo 3, Section 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation, no? Ito inaayon po sa ating konstitusyon. So, ang mga kataga po ito, una, private property, kahit ano po, sino po ang may-ari nito, na individual, or hindi, no? Una, public use, hindi po para sa public use yung gagamitan, at walang karapatang just compensation. So mali na po, no? Pwedeng kunin ng gobyerno ang ating mga ari-arian, pero may dalawang limitasyon na itinatakda ang konstitusyon. As per Article 3, if you are familiar with Article 3, this is the Bill of Rights, no? Of the Philippine Constitution. So dalawa po 'yan, public use and then just compensation. So kung ikaw ang may-ari ng property, kailangan mo malaman kung ang paggagamitan ng iyong property ay for public use, no? Hindi po basta-basta makukuha ng gobyerno ang property nang walang kaukulang proyekto na paggagamitan. At ikalawa, nang walang just compensation. So, to appropriate private property to particular uses, not to promote public welfare. It is an indispensable attribute of sovereignty. So kumbaga po, pagka silang ng ating estado ng Pilipinas kasabay sa sovereign domain, hindi ang paterno na kunin ang alinmang property privado basta ito po ay para sa promotion ng public welfare at ikalawa, grounded sa ano siya na to serve the common need of the general welfare, no, kung sa local government unit, at kailangan may karapatang just compensation, no. Ang ito pong power of eminent domain na gagamit po ito ng primarily ng national, no, national government, at pwede rin po ang mga local government mag-execute ng power of eminent domain sunod sa itinatakda ng local government code, no? So dalawa po ang pwedeng mag-execute ng eminent power of eminent domain. Una ang national government, kalawa ang local government, no? Local government for the general welfare of the constituency. Okay? So malinaw po 'yan, no? So ang limitations based doon sa Philippine Constitution, nire-require po na private property shall not be taken for public use without the payment of just compensation. No? Ito po yung pinakasaligan dyan kasi part po ito ng due process. No? Part ng due process ang pagbayad sa just compensation. Kung walang just compensation, wala pong due process. No? So paano sinusukat ang just compensation?
it is based on market value. Dito po papasok ang papel ng mga appraisers, no? Ang appraisers both ng agency implementer at saka nung hinahire ng private individual yung may-ari, no? So, yun yung papel ng appraiser. So, in parlance, just compensation po, in expropriation cases, defined ito na full and fair equivalent of the property taken from its owner by the expropriator. Kung ano po yung kinuha ng gobyerno, yun po yung dapat niyang bayaran po. Kaya sinasabi siyang full and fair equivalent, no? O pwede rin po ang kabayaran, pwede kang bigyan ng isang action in pago po, no? Papalitan ng gobyerno yung ano mo ng equivalent na property. O di kaya, babayaran ka ng sapat para makabili ka ng parehong property, no? Kaya full and fair equivalent, no, of the property taken. So yan po, malinaw po ha. Hindi po pwede ang kalahati or one-fourth na babayaran, kailangan po full and fair equivalent. At ang pagbayad po ng just compensation, dahil ito po ay expropriation, ito po ay itinatakda ng korte po because expropriation, ang determination po ng just compensation is a judicial function, no? Ito po ay tungkulin ng korte. So hindi po makakapagtakda si DPWH, si NTC or si NPC, hindi siya makakatakda kung magkano ang babayarang just compensation maliban lamang ang korte, no? Ang korte lamang ang may kapangyarihan magtakda ng just compensation. Pero ang ganyang function o kanyang tungkulin, ang korte ay nangangailangan ng tulong, no, ng mga commissioners. Mostly ito ngayon ay mga appraiser o di kaya mga assessor, no? Ito po ay substantial right na hindi po pwedeng mawala capriciously for no reason at all, no? Alinsunod sa pangangailangan ng korte, madalas nagtatakda ito ng mga commissioner, no? Usually tatlong commissioner sa isang lote o isang kaso, no? At ang tatlong commissioner na ito ang magbibigay sa korte ng estimate amount ng appraisal ng property. Usually ang composition po ng commissioner, mayroon po itong galing sa nominated by the owner of the property, nandiyan din po ang assessor, nandiyan din po ang BIR or dili kaya ang clerk of court, no? So palagi po sa commissioner tatlo, no? Tatlo ang nagko-compose niyan para kung mayroon mga ano makita ng korte kung ano ang value ng property based doon sa mga sinay na mga ebidensya at mga methodology ng mga commissioner, no? So mahalaga ito sa mga commissioner malaman na ang papel nila ay nagiging officer of the court na rin, no? Nagtitake out dito ang mga commissioner bilang officer of the court kasi kayo ay bahagi na ng korte na naghahanap ng paraan maresolbahan ang kaso, no? Yung case na nandiyan sa korte, subject for decision. Okay? So, yan po, no? Then, ano po yung mga compensable rights to be acquired po, no? Sa para bayaran ng
just compensation. Iba-iba po, ano? Mayroong fault taking. Ibig sabihin ng fault taking, lahat ng property na under for expropriation ay kukunin, no? Example, kung ang isang property na subject for appropriation ay 1,000 square meter along sa downtown area, yung 1,000 square meter, yun po yung babayaran ng expropriator, no? Which is mostly ay government agency. Yan po ang fault taking. Pag sinabi mo naman partial taking, ito po yung tatagpas doon sa ano, doon sa kabuang properties. Example, kung ang 1,000 square meter na property, ang tinamaan lang niya, no? Ang tinamaan lang ng 1,000 square na property is kuan lang 500, no? So kung 500 lang, ito lang yung subject for taking, no? Ito yung partial taking, itong 500. So, yan po, no? Ito kung full taking yung 1,000. Okay? So, yan po yung ibig sabihin na babayaran ng expropriator ang mga ito. So, yung damages po, kung sa proseso ng expropriation, may epekto po sa remaining. Diba? Ang remaining po nito is 500. No? 500. Kung sa process ng expropriation, mayroong damages sa 500, babayaran ito ng expropriator as consequential damages. Mostly, ang bayad sa consequential damages is 50%, no? 50% ng BIR zonal value. Okay? So, madalas po ito, pero minsan nagkakaiba-iba po depende sa korte. Minsan dapat pinagbabayad nila siya na lang siya sa capital gains tax, no? Minsan kung malaki ang amount, ang pinagbabayad ay 10%, no? 10% ng total affected area, okay? Mayroon din namang benefits po. Kung mayroong damages, mayroon din namang benefits, no? Kung benefits, ito po yung kung sa pag proseso ng expropriation nito ng 500 na square meter, ito po ay tumaas ang value or nakapag-benefit siya pamagitan ng pagtaas ng value. So, mayroon siyang benefits. Minsan, ang ginagawa, 10% of the benefits, no, ng property. So, ito, yung 10%, ay inaawas po ito sa consequential damages. Okay? So, kung mayroong damages, mayroong benefits. Ang easement naman po, ito po yung kabayaran doon sa mga easement na maapektuhan kung itong property na ito ay may kaakibat na easement. Kung usually sa mga land base or nasa downtown area, wala siyang easement na less, no? Ibabawas na sa property. So, kung taken for ito, ito po yung mga compensable rights, no? Yung dapat bayaran ng mamaya papakita po tayo ng example para sa mga appraisers. Okay, ito po yung consequential damages. Remaining lot suffer from an impairment or decrease in the value. Example po, kung yung ano nyo ay transmission, no? Transmission, tinamaan yung ano nyo, yung property. Di syempre, dahil sa transmission na yan, hindi na kayo makakapagtanim or makakagamit sa ilalim ng transmission line. So, yan, kailangan bayaran ng consequential damages. Minsan po naman, kung ang tinatamaan ng road widening, alimbawa, yung road widening, isang kliyente ko yung tinamaan siya ng road widening,
ang nangyari sa kanya, ito na ito yung kabuuang property niya. Tapos dapat dugtong 'yan, ano? Problema, ito dumaan yung ano, yung road widening. Tagpas yung ano niya. Ito na lang na naiwan doon sa kabilang kalsada, nandito sa kabila yung malaking bahagi. So yung ano na ito, eh, hindi naman ito pwedeng matayuan, no? Hindi pwedeng matayuan ng kahit anong improvement maliban kahit kuan, no? Kahit siguro ang kakaya ang kakasya na lang dito ay flower pot, ano? Sa liit niya, no? Ang kuan niya, no? Mga ano pa rin siya, 1 square meter yung kuan niya, yung laki, no? Pero yun, hindi na siya pwedeng magamit dahil triangular ang shape, no? So yan, binibilang yan as consequential damage, no? Consequential damage doon sa kabuuang property. So ang pababayaran mong just compensation yan, itong portion na ito, no? Itong portion na ito kasama na itong property na ito, no? So kung may easement dito mo ipapasok yung easement. Okay? Meron ba itong kwan? Ibang color? Pen color. Okay. Yellow. So dito pa, no? Dito ang kwan. So ito yung magiging, eh, ano natin, ibang kulay. Blue. Okay. So yan, no? So ito yung tinamaan ng road widening kasama na ito. Ito yung pababayaran mo sa expropriator. Kung expropriator ang local government, no? LGU. So ito yung pababayaran mo sa LGU or di kaya DPWH, no? Kung sa kalsada, no? Ito yung ano sa DPWH. So madalas ang nag-expropriate itong DPWH, LGU at saka NAPCOR, no? NAPCOR, ito yung mga madalas na mag-expropriate ng mga ari-arian. So dahil dito, minsan po nag-acquire ito ng benefit. Tulad dito nag-ano siya, no? Naging kalsada, di siyempre magiging commercial area yung property mo, no? Sa kung based sa ano sa category ng LGU, itong portion na ito mostly mga LGU, yung 100 meters from the edge of the property kinokonsidera nilang commercial, no? Commercial. So pag with that, no, ito yung magiging consequential benefit mo, no? Consequential benefit, 100 meter from the edge of the road ay nagiging commercial na, no? So with that, part na siya ng consequential benefits. So okay, so ano yung expropriation proceeding under po sa ating batas, ano? Based on our laws, ang expropriation proceeding may sinusunod na panuntunan, no? Kung ang inyong kliyente ay nauna, ang implementing agency, yung sinasabi ko sa inyo, DPWH ba? DPWH? Or LGU? No? Any implementing agency, mag-o-offer yan sa property owner. Kung ang property owner ay kliyente mo, na mayroon siyang 30 days to decide, no, whether to accept or not, no, sa offer para sa kanyang property. So yung 30 days na yan, gamitin mo leverage, no, para maghanap ka ng magandang lawyer, no, para sa kuan mo. Then ano mo rin, mag-hire ka rin ng appraiser, no, lawyer at saka appraiser, kasi itong 30 days na ito, negotiation period ito, no, negotiation period whether you accept or not, no, sa offer ng DPWH man yan or LGU.
So kung makahanap ka ng lawyer, makahanap ka rin ng appraiser, no, makita mo yung value ng property, kahit hindi pa siya maabot ng 30 days, pwede na kayo magkasundo, ano? Magkasundo kung magkano ang ano ng property. No? Since this is a negotiation period, you can bargain. No? Di siyempre, para mayroon kang idea magkano rin ang price ng property ng pag-aari mo, you should hire an appraiser. And para guided ka ng ano, process ng expropriation, kailangan mo yung lawyer. No? So, kung sa panahon ng after 30 days, you will refuse, no? Sa ano, sa offer, no? Dalawa lang yan, i-accept mo or i-tanggihan mo, no? Refuse to accept, no? Sa offer, then ang susunod mong gagawin diyan ng implementing agency, mag-i-initiate na siya ng expropriation proceeding, no? Okay? So dito mag-aanuhan na kayo. Papunta na kayo sa korte niyan. So pagdating sa korte, no? Ang gagawin ng ano diyan ng implementing agency, magdideposito siya 100%, no? 100% based sa kanyang ano, sa BIR zonal valuation, no? Kung magkano ang zonal value sa area, magdideposito 'yan sa bangko. Sa iyong pangalan, no? Sa iyong pangalan, i-ano 'yan. Kaya tatanggapin mo ba o hindi 'yung ano ng 'yung dineposit niya na amount based sa BIR zoning value, nasa sa iyo 'yan, ano? Then after niyan, 'yun na 'yung process of taking, no? Kukunin na 'yung ang property. Magaano na siya? Maghihingi na siya ng motion sa korte for the possession of the property, no? For possession pa lang 'yan, no? Motion para makuha na niya yung possession sa property. Hindi pa 'yan yung i-transfer ang ownership, hindi pa ownership, no? Possession pa lang. Okay? Malinaw, no? Kasi ang ownership magaganap 'yan kung fully paid na. Yung ano, at yan ay dadaan sa trial, no? Sa court trial para mabayaran. So ito, initial pa lamang ito, initial, no? Initial. Initial pa lamang 'yan na bayad ng korte, kaya nga ano siya, BIR zonal, zonal valuation. So, 'yun ang magiging kumbaga kung itataktisize mo 'yan bilang owner ng property or bilang ikaw yung broker ng owner, no? May estratehiya din 'yan. Pwede ninyong kunin ang ano, nakadeposito habang nagpapatuloy din ang trial, no? So, kung magkasundo na, mailabas na na desisyon ang korte, korte either hanggang ilang kuan 'yan, level RTC, no? RTC. Usually RTC 'yan, ano, kung saan nasa ng property, doon ang ano 'yan, yung file ng case. And pwede rin mag-apply o mag-appeal sa CA hanggang sa Supreme Court, no? Sa Supreme Court. Okay? So, 'yan yung mga level. Kung matapos man 'yan, 'yan na masasabi nating final payment, no? So final payment, isasama rin yung interest, no? Mula nung kinuha yung property hanggang magkaroon ng final decision, kung umabot na yan sa Korte Suprema, no, yung final decision, ang panahon na ito po bibigyan po ng korte ng tinatawag nating interest, no? Interest ito. Ito na period na ito, interest. So ito po yung papasok, ito yung interest ng just compensation. Usually po ang ano natin ngayon ay 6% per annum na po yung ano per year, no? Ang interest, no? But ang final compensation kasama na yung damages,
ay magkakaroon ng karapatang interest, legal interest. So depende sa korte, no, kung based sa kanyang desisyon mayroong attorney's fee kasama yan sa desisyon ng korte. Kasi ganun din ang relocation. Kung tingin ng korte kailangan ng relocation assistance, pero mostly ang decision ng final payment dito lang at saka yung consequential damages at saka yung interest on just compensation, no? Madalang kung di kasali ito, no? Madalang ang ano. So lalaruin na lang ito ng abogado paano niya maisama ito, no? Ang attorney's fee. Usually 5% 'yan ng total amount. So ano-ano yung mga approaches na ginagamit ng appraiser natanggap sa korte, no? Sa korte umabot na ito, gamit na nila ito, no? Tanggap na nila ito. Ganun din ang cost approach, no? Ito lang ang tanggap pa ngayon ng korte, yung income approach ng gamit sa agric, no? Pero sa mga commercial at saka ano, hindi pa ito masyadong tanggap ng korte ang mga itong method na ito. Mostly dito umiikot, no, sa market data at saka sa cost approach. So alam naman natin, no, kung ano ang market data approach. Ito yung based sa Korte Suprema, ang itong value of the land on sales and listings, no? Either land on sales or listings of comparable property. So tanggap ng korte even sales siya, no? Alam naman ng Korte Suprema na minsan mahirap kumuha ng sales, no? Na talagang nasa date of sale, no? Kung magkano ang palitan or magkano ang bilihan ng property, mahirap 'yan sa atin, lalo na ngayon may data privacy, no? Ang hirap mo makakuha ng mga date of sale at iba pang dokumento. Okay, so ito tanggap na ito ng korte as a method. Ang ito as a method ng cost approach, tanggap na rin ito ng korte, no? Premise of the principle of substitution, which means that all things being equal, a rational informed purchaser would pay no more for a property that costs a building, no? So ito yung cost method, no, na pamamaraan sa pagtakda sa improvement, no? Improvement. So mayroon itong capitalized net income. Ito usually ginagamit ito ng korte sa agric, no? Sa agriculture, lalo na yung mga nasa agrarian reform, no? Yung mga nakapending na cases sa land bank against land bank payment doon sa napunta sa magsasaka, no? Sa farm lot at saka mga lupain, no? Based on the CARP, sa CARP. So ito yung ginagamit, pero labas sa agriculture wala pa masyadong gamit ito sa korte, no? Okay, so isa din sa ginagamit ng korte, no, ang highest and best use, no? Highest and best use at the time of taking. Importante po ito kasi ang valuation ng property dito, pag nagtatakda ng just compensation, ibinabase po ito doon kung kailan po yung taking, no? Kailan yung taking ng ano ng property. So yun, ibinabase. So ang highest and best use is either vacant, kumbaga tinitingnan mo yung property, even improved siya, tinitingnan mo yung property na as vacant, ano yung pwede niyang highest and best use, no? So alam naman natin, no, sa appraisal may iba't ibang requisites or criteria na sinusunod sa highest and best use, no?
isa na dyan yung physical, isa na dyan yung legal, ikalawa ang legal, katlo yung financial, no? Financial at maximally productive, no? Ito yung apat, no? Kailangan pumasa sa apat na kriteria na ito para matawag mo siyang highest and best use, no? Kung improve ang property maliban sa existing na improvement niya, ano pa pwedeng highest and best use na pwedeng gawin sa property? So factor na rin dito yung itong apat plus yung demolition na i-add mo, no? Demolition cost, para makita mo kung magkano nga ba alin ang mas, in terms of land value, alin ang mas mataas, no? Alin ang mas mataas in terms sa land value doon sa property. Kaya nga inano natin, ginagamit ito ng korte para ma-determine kung magkano ang land value. Okay? Mabilis ba ako, tita? Okay lang. Hindi, okay lang. Swabe. 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 Basta appraisal, kahit nakapikit. Yes, yes. Interesting naman yan for brokers na rin dahil maintindihan nila ang appraisal. Niyo yung mga katanungan niyo sa kilid, ano? Ang mga tanong, pwede ninyong i-post para mamaya sagutin natin, ano? Okay. So, ano ngayon ang role ng appraisers dito, mga appraiser, no? Kailangan ng appraiser knowledgeable and experience, no? Kasi ang yun na yung binanggit ko kanina, ang i-appraise mo depende, no, kung full and partial acquisition, no, ng property. Then ano yung mga legal rights, no? Legal rights na titingnan mo sa mga, kung ito ay improve or vacant lot, ano yung mga dapat tingnan, ano yung dapat i-considera, no? Then kung ang mga easement na nakalagay temporary or permanent, ano? Alam naman natin mga easement, ano, na ilalagay mo na kung sa kuan yan, sa mga roads mayroon tayong 3 meters, mayroon tayong minsan mayroong 10 meters ng mga local governments. Mayroon din tayong mga easement doon sa water, no? Sa water, urban at saka rural, no? 3 meters from the high tide of the body of water, no? Either ano siya, dagat man siya or river, basta body of water 3 meters, no? Then kung sa rural ay 20 meters, no? 20 meters. Kaya nga ang kuan niyan, 3 ang urban, 20 ang rural, no? Then 40 doon sa forest, no? Yung mga kagubatan, no? Okay, so yun yung easement, water easement, no? Water. Meron din easement sa mga kalsada, mga buildings, mga setbacks, no? Ipinapaktor din niya, no? Mga different easements, no? Various types. Tapos yung access, air, abutters, no? Mga, minsan yung mga air rights, no? Yung taas ng ano mo, ng property, hindi dapat. O di kaya sa ilalim, no? Mga gaya ng isang kaso na ginawan siya ng tunnel sa ilalim. So, kasama yan, no? Sa rights ng owner para doon sa kanyang property. So, yan, kailangan na yan sa umpisa pa lang, no? Ng appraiser, malaman niya may knowledge siya dito sa pasikot-sikot, no? Maalam din siya doon sa proseso ng expropriation, no? Kasi ang direction nito, pwedeng mag testify ka deposition, tapos mga hearing, no, sa trial, no? Pwede kang sa hearing, pwede kang deposition lang, 'yun yung commissioner, no? Sa commissionership
mag-uusap-usap kayo, tatlong commissioner, then minsan, kung hindi mo alam ang pasikot-sikot ng appraisal, napapa-oo ka sa mga kasama mong commissioner, no? Kasi kailangan yung gumawa ng report, no? Report, narrative report sa korte. Ngayon, kung hindi mo alam yung ibang mga pasikot-sikot, hindi ka knowledgeable and experience, pwede kang papasukin lang ng ano ng mga ibang commissioner, lalo na kung assessor or clerk of court. Ang clerk of court usually hindi knowledgeable yan, no? Ang ano lang niya, kung ano yung ibibigay ng private appraiser, yun lang yung kukopyahin niya, no? Ang mas kwampa diyan yung assessor or dili kaya ang nasa BIR, no? Ang BIR. Minsan kasama mo diyan yung RDO, no? So, knowledgeable ka dapat sa proceedings including sa deposition, no? Sa kung hindi out of court man or kahit sa commissioner, knowledgeable ka. Kung sa trial, direct at saka cross-examine testimony, kailangan maalam ka, no? Sa proseso, paano yung method mo, ano yung mga ebidensya mo na ginawa mo, na present mo, no? Yun ang madalas katanungan, no? Sa korte, no? Sa proseso. So, yung buong proseso na yon ang gagawin ng appraiser, no? Kaya hindi basta-basta yung tungkulin ng appraiser, no? Sa buong proseso. Okay? So, ano yung mga evidence na dapat ihanda bilang mga appraiser, no? Una, mayroong documentary. Ito, personal value, assessment value, pwede rin yung mga owner's declaration, no? Yung nasa tax deck. Kung magkano yung declaration ng owner, binabasihan din yan, no? Owner's declaration. No? Then, ano yung mga selling properties, mga listing ngayon, or di kaya mga sold properties na comparable, no? Doon sa vicinity or similar, no? Na neighborhood. So, kailangan mayroon ka nito. Pero sa korte, mayroon na rin mga other factors, no? Ito yung mga criteria para maganda itong criteria para ebidensya, no, sa korte. Pero mayroon pang ibang mga factors in determining the just compensation. Gaya ng location, yung size, yun, prospective uses or highest and best use, no? And then neighborhood. Kung ang neighborhood mo ay papunta na sa commercial, no? Or ang neighborhood mo ay patuloy na agricultural, no? So ipinapaktor mo 'yan, no? Ang napansin mo. And then mga nearby establishment. Minsan na tinatawag natin itong predominant use, no? Predominant use, ito yung kumbaga bilang ka ng 3 to 4 houses from the property, kung ano yung madalas na kuan ng lokalidad, yun yung predominant use, no, ng area, ng neighborhood. Ito madalas ginagamit ng mga assessor, no, tong predominant use, no, neighborhood. Kung anong napapansin mo sa example sa street, no, kung ang trend sa street ay 50% na commercialized, no, or papunta na siya doon sa commercialization, ang mas kuan na ng neighborhood is commercial, no, even kung ang zoning niya hindi pa na nababago, no, nababago into commercial from residential, no. Ang mga type of kuan kasi ito yung residential, no, based sa zoning, no, residential, commercial, then industrial, no, industrial, pwede ring institutional. Ibig sabihin mga institutional, ito yung mga government, no, or di kaya mga
simbahan, mga schools, mga institutional. Yan po yung nagpo-fall. Pwede rin tourist area or tourism. No? Tourism. Yan, yan yung mga classification ng properties. No? Yan ang classification. So, kung makita mong commercial na, ipinapaktor ito ng appraiser. That's why important pa din, no, yung inspection. Yung inspection sa property, important para sa commissioner para makita niya kung ano yung nasa actual na kalagayan ng property, no? Hindi lang itong mga documentary at saka mga iba pang mga ebidensya na kinalap sa research, no? Okay? So, in computation naman, ito yung halimbawa ng computation, no? Based doon sa mga previous kuwan ng korte, mayroong example ang just compensation na in-award, no? Just compensation na in-award sa isang kaso, 23,600 per square meter, no? 39,347 square meter. Mayroong consequential damages, 2.7 million, no? Ang point of kuan niya yung 50% ng zonal value, yung ginawa niyang ano siya, ginawa niyang consequential damages. So ang 9,908 square meter or 31 hectare ay inanoan niya ng consequential damages, no? Then with legal interest before July 1, 2003, ang legal interest is 12%, no? So 12% siya, tapos effective July 1, ginawa na siya 6% ng Bangko Sentral, no? Yan ang sinusunod ng korte. So ganun ang computation, no? Ng just compensation kasali ng consequential damages. Kung mayroong consequential benefits, kasali na din dito dapat sa computation. Ito lang po yung sample computation. So, ano yung mga common error in expropriation valuation? So, madalas po itong nagiging problema sa mga appraiser, no? Una, sale not only include the land conveyed, pero sinasali yung improvements, no? Hindi siya lot only, no? Hindi siya lot, kundi improved property. Kaya lumalaki yung nagiging comparable, no? Yung comparable ng appraiser o yung commissioner, no? Kaya kailangan tingnan mo maigi, no? Kung binubusisi mo yung report ng kabilang kampo o di kaya ng ano ito, ng clerk of court o di kaya ng assessor, madalas ito yung nagiging problema. Mali yung nailalagay. Hindi siya lot, kundi with improvements. Minsan naman ang problema yung classification, no, ng comparable properties. Kung ang property na ina-appraise ay residential, nakukuha ang comparable ay commercial, no? May kaya lumalaki, no, yung value ng property at ang pinakamadalas yung data valuation, no? Data valuation. So kung minsan example ang pagkuha ng property is 2000, no, 2000, actual na taking ng property or di kaya ng filing, no, whichever is earlier, ang taking niya is 2006. Dapat alerto ang appraiser nito, no? Kasi kung ibabase dito ang date of valuation, ano problema? Di siyempre mas mababa ang 2000, no? Minsan example ko ang valuation ng property year 2000 is 200, no? 200 per square.
per square. Di siyempre, pag 2006, tataas yan, tumataas ang value ng property. Suppose kung 2006 naging 300 na, no, per square meter. So, ang date of valuation, titingnan mo, kasi kung i-atras niya ng 2000, liliit, no? Liliit ang value ng property. I-compare mo kung kailan ang taking or filing of the complaint, example 2006 is 300 per square meter, no? Mas kaya 'yun ang madalas nagiging problema ng mga valuer, no, sa property ng ano. Okay, so may mga questions na. So, okay, bago tayo mag-ano nito, tita, pwede ba tayo break? 5 minutes break. Break muna, break. 5 minutes, 10 minutes. Ayan, 10 minutes tayo. CR break. Coffee break. Mamaya pagbalik, tingnan ko yung mga questions, then elaborate tayo ng ano, mga discussion. Nawala ba ang volume ko? Tita? Hindi, andyan ka, andyan ka. Yan, ang comment na wala ang volume ko. Okay. Okay. Kay Valerie Jean Maravilla. Is consequential damage considered for building that lost their indoor parking area as a result of road widening and are no longer compliant with the building code? Practice is to pay for only the area acquired for road widening. Ang ganito po, ano, kung mostly po yung nangyayari kung ang building ay ito yung building mo, then ito yung ano mo, yung dapat pabayaran mo dyan kasi umatras ka na sa setback niya, eh, no? Umatras ka na sa setback nung ano, from the road. Ito yung pababayaran mo. Tapos kasama na po yung improvement, no? Kung magkano yung cost ng improvement, eh yung parking kung covered diyan or paano, no? Isasama mo na rin diyan yung pabayaran, no? Sa kasi tinamaan siya, no? Tinamaan. Kaya nga po ang appraisal ng ano, kasama po sa expropriation, just compensation, yung improvement po. Gamit po yan yung cost approach. Cost approach ang ginagamit ng ano. Kung ibig sabihin itong cost approach, kung magkano yung market cost ng mga materials na ginamit mo dito sa improvement, ang parking kasi improvement na rin po yan. Improve na po ang category niyan. Kasama na dyan yung pag-construct mo ng parking. Iba na rin po kung may cover siya, no? Isasama mo dapat yung cover. Kung magkano yung cost niyan, kasama yan doon sa just compensation, no? Then pag-atras mo na rin ng setback, no? Kasi from there, kung tinamaan ka ng ano, ng widening, a-atras ka na naman, eh, no? Atras ka na naman. So yung easement na kinain sa'yo, isasama mo siya sa pababayaran mo sa just compensation. Okay? Who else? May mga katanungan?
Iba pong case na na-experience namin, no? Tinamaan yung building, no? Tinamaan ng building doon sa widening. Pero instead na kuha, nang almost natira sa kanya, one-third na lang, no? One-third. Almost kusina na lang yung natira, no? Sa property, no? Ito, tinamaan ito ng widening at saka yung isment, no? Isment. So, ultimately, kung titingnan mo yung natirang one-third, hindi ka naman makaka-atras sa likod, no? Hindi ka naman makaka-atras kasi occupied yan ng other property, no? Other property owner. So, ang natin, no? Kasi economically, hindi mo naman magagamit na, no? Yung one-third. No? So, yun, yung pag-file ng just compensation, kasama ang lupa, no? Tsaka sa kasama ang building as a whole. Wala na. Ba't nawala kanina, tita? Nawala tayo. Nawala ka. Nawala ko. Oo. Ayan. Yung ini-explain ko kanina, yung ito nga, yung nangyari sa isang kliyente ko, ang tinamaan yung buong, ano, yung two-third ng building. No, two-third ng building niya. So essentially na ang natira sa ano niya kung titingnan mo one third na lang, no, ang ng building. So ang ginawa namin ang just compensation estimation, lupa, buong lupa at saka yung buong building na. Wala nang silbi ang one third eh. Kasi dito sa likod other property na ito. So kung ititira mo kung one third, hindi nga kaya kahit pasilyo siguro, no, hindi kaya yung ano. So almost kuha na lang, kitchen na lang na iwan. So ang ginawa ng ano, just compensation estimation, isinama as consequential damage, hindi na nga siya determine as consequential, as just compensation, no, ang kuha niya. Kaya malaki ang impact, no, sa kwad. Kinonsider na siya as full, no, full ang kategory niya sa just compensation. What can you say on the value court decision at the time of taking years back against appraisers decides on FMA question above? Kuan naman kasi yan, ano, ang valuation, ang time of taking, ang dinidetermine yan yung data value, no, data value. Mamaya may case study tayo niyan. Ang time of taking versus kuan yan, whichever is earlier man ang ano ng ano ito ng Korte Suprema, time of taking then versus ano ito, filing, no, magpa-file siya ng expropriation proceeding. Okay, so minsan kasi ang nangyayari, ang sa taking hindi siya na ipapile ka agad, no, ng DPWH or LGU,
pero in possession na ang government agency na nagkuha, no? In possession na siya. Ang problema mo diyan ngayon, ang ito possession pa lang siya, no? Hindi pa lang siya ownership. For the government ang tinitingnan niya yung ownership, pero kung ikaw ang kliyente mo yung agrabyado, so tinitingnan mo siya na ang time of possession, kasi wala ka ng hold, ikaw ang owner of the property, wala ka na, hindi mo na magagamit, no, ang property kasi iba na yung nagpo-possess. So usually dito mo tinitingnan yung yung date evaluation, yung panahon ng time of taking. Magiging unfair sa government kung ilalagay mo siya sa filing, no? Filing, kasi dito on the part ng filing, nag-introduce na siya ng mga improvement, no? Improvement, nag-introduce na siya ng improvement sa property. It's either it will add value, no? Mag-add value siya sa property, or magle-less ng value siya sa property. Itong kuha na ito, ito yung gap dito, no? The gap sa, kung example, ang time of taking is 2002, tapos nag-file of expropriation proceeding ang government is 2004, no? 2004. Itong 2 years na ito na gap, mayroon na siyang mga in-introduce na mga improvement, no? Introduce na improvement, either nag-add siya value or not, pero nag-introduce na siya kuan. So ang treatment dito ng korte, dapat ang binabayaran ng government is yung full noong raw pa lang ang kumbaga kung ano siya noong kinuha sa iyo, no? Yung raw at the time na kinuha sa iyo, ano yung itsura ng property, yun ang babayaran ng government. So dito siya magsisimula sa 2002, no, ang time of taking ng property. Minsan nauuna kasi ang filing, no, filing of expropriation proceeding bago ang taking. Pero ang kuan ng korte diyan, whichever come first, no, kung ano alin ang kuan, na maagrabyado kasi yung owner of the property kung patatagalin mo ang the ones na kailan mo siya kinuna ng possession sa property, doon magsisimula yung counting, no, yung expropriation. Okay ba, Lisa? Sagot ang tanong mo? Okay. Patuloy tayo, no, dito sa compensation estimate. Ito magagamit ito sa report writing. Sa aking na sinabi kanina doon sa computation, no, ito yung example, no, ang land value before take, no, kung kailan kinuha ang property, magkano yung value. Kaya nga ang sa appraisal report, madalas yung tawag natin dito ay retrospective, no? Retrospective value. Kumbaga, pinapa-atras natin ang valuation hindi sa araw na ito, kundi kung kailan yung taking, no? Kung kailan kinuha yung ano. Kaya tawag niyan ay retrospective value, no? Retrospective value, no? So yung tawag niyan madalas sa mga expropriation, sa expropriation. Kasi kung example 2020 na ngayon, yung property na inexpropriate ay 2002. So as of 2020 yung ano yan, yung ang report mo, date of report, pero ang date of value dapat 2002, time of taking, no?
Okay, so that's ito as a whole, unahin mo pag value yung buo, no? Land value of the whole property, and i-less mo kung ilan ang kinuha, no? Kung partly taken ang expropriation, kunin mo yung part taken. Okay? Part taken, then ayun, yun yung magiging ano mo. Then less ang easement value kung mayroong tinamaan, no, sa ano, sa easement, kuhanin mo din yan, i-less mo sa total. Then kung mayroong improvement of property, itanggalin mo siya, no, mga improvement na inintroduce para makuha mo yung land value, kasi land value lang inaano mo. Separate ito, no, ang improvement, i-separate mo siya. Pero kung buong ano siya, i-add mo, no. Then less compensable damages, kining consequential, no, consequential damages. Then kung mayroong benefits, example na tumaas ang value dahilan sa expropriation or ano man, or sa introduction ng improvement ng owner, no, or any benefits, no, with regards to the expropriation, no. So meron din ang damages, sometimes curable, no, curable ang dam ang ano, yung i-compute mo yung magkano yung gagastusin mo to cure, no, sa damages. Example, kung mayroon siyang ano ito, mayroon siyang noise, no, kung or mayroon siyang ano ito, parang kailangan mo lagyan ng bakod, no, i-compute mo kung magkano gagastusin sa bakod para ito yung cost to cure doon sa damage, no. Depende ito sa property, no, ang cost of cure tsaka benefits at tsaka damages. Depende yan sa property. Then kung i-less mo na lahat, magkano na yung compensation estimate, no? Ang just compensation, no? So yun na yung magiging result ng valuation ano mo na ihapag mo sa korte. Okay? So yan yung sa reporting, no? Kung baga sa kung gagawa ka ng report, ito yung ano ito, yung process, ito yung magiging itsura ng computation mo. So doon naman sa attachment mo sa mga ano ito, sa mga mapa, kailangan lagyan mo siya ng presentation of the project. Example, kung project niya Calax, no, yung pamilyar naman tayo sa Calax, ano, no? So kung ipapakita mo ito yung Calax, di syempre makikita na ng ano, ng korte yung kabuong project na for public purpose talaga siya, no. Then i-zoom in mo siya, papakita mo kung nasaan yung property. Kung nandito ang property, ayun, isasama mo yan sa pag pinpoint, no, ng doon sa aerial, tapos i-zoom in mo pa siya para makita, ma-appreciate ng korte na ito yung property na under sa expropriation proceeding, at ito yung affected, ito yung maiiwan, no, maiiwan. So with that, makikita mo sa kanya kung ano yung visual presentation, no, ng property, at saka yung ano, yung mga neighbor, no, neighbor. Ma-appreciate kasi niya yung neighbor ng property kung mayroong mapa, aerial map, no. Mas better nga kung mayroong drone, no, para makita yung neighborhood. Okay? Kung gaya nito, ganito yung presentation mo, no, parang drone ano siya, na picture, tapos ginawan mo siya ng ano. Pwede rin ito makuha mo sa Google Earth, ano, ganitong itsura. Magagawa mo rin siya sa Google Earth. So makikita mo kung ito yung ano, tinamaan ng
widening, no? Widening. So malalaman mo kung ilan yung kuan niya, ilan meters from the edge of the road. Usually ano yan eh, edge of the road. Kung sabihin ng DPWH at gusto niyang palaparin ito ng 15 meters, no? 15 meters yung lapad niya, then mayroon pa yang 3 meters na easement para kuan sa city, no? Ang city, minsan ang city nag-i-extend pa ng 6 meters, no? From the 15 meters na ang kuan ng DPWH usually from the center, no? Center of the road yan, ang 15 meters kung ganito. 15 meters from the center of the road, i-extend niya. Tapos, ang local government, nag-extend rin niya ng 3 to 6. No? Depende sa program niya, ng local government. So, nagiging, usually, experience natin, 18 talaga yung nakukuha, no? Sa pag-extend. No? Nag-extend siya from the center of the road or the highway. Yung panuntunan ng DPWH. Okay? Kung titingnan mo sa picture, kung ganito yung ano mo, picture mo ng lot, ng forma ng lot, then ito yung before, no? Before taking, ito na yung itsura. Tapos, kikita mo na ano na siya, no? Na corner, ang property. Tapos, kung effect, kuan siya, affected siya sa road widening, titingnan mo yung before taking at kung mag-taking na siya, kung ito yung road widening, iko-compute mo ito, no? Iko-compute mo from here hanggang dito, no? Kung ilang square meter yan. No? Ilang square meter yan. No? Tapos, kung ano yun din yung impact niyan dito sa property, no? Sa property mo. Titingnan mo din yung impact niyan. Kasi mo minsan kung depende sa kanyang widening nagkakaproblema yung ano kasi napipidpid ano kasi mag-aatras ka pa kung ito yung kinaya niya yung 3 meters na easement mo aatras ka na naman ng 3 meters no so may setback ka naman i-arrange so yan yung problema no yung both ang corner maganda siya pero panahon ng widening dalawang tama niya kung pati dito sa kabila tatamaan siya pero dito sa example natin isang area lang yung pinakita natin na halimbawa ng road widening okay so ito yung kukunin mo madalas para makasiguro ka kumuha ka ng geodetic no geodetic kuha ka ng geodetic para ma estimate mo talaga kung magkano yung tatamaan sa iyo. Or minsan ang kuan, ang DPWH ngayon, nag-hire sila ng geodetic using drone. Pero yung drone na yon medyo minsan diskumpiyado tayo no kung ilan ba talaga yung tinamaan. Para makasiguro ka, mag-hire ka ng geodetic no para makuha talaga yung ilan ang apekto at ilan yung napiktuhan at ilan yung maiwan. Okay? So, yan. So, bago tayo pumasok ng case studies, any question? Mag-entertain ako ng question doon sa diniscuss. Pwedeng isulat nyo doon sa chat box. Pwede rin magtanong kayo. Ilan lang naman tayo, ano, tita? Yung mga appraiser diyan pwedeng magtanong no kung mayroon din kayo mga ito mga kliyente na for subject for kuan ngayon for expropriation magandang i-consultan niyo na no kung ano yung magandang gawin sa mga property niyo ng for expropriation. Which government agency in charge of road widening? Dalawa po, no? Madalas experience DPWH at saka yung LGU. Yung LGU as a broker we are able to sell a property then after some time was
widening, are we liable when initially we don't know its subject for road widening? Hindi naman, kasi ang bintahan nyo naman, as of the date of kung ano man, kung example ngayon, kung anong date ngayon, yun nga yung ano. Pero kung makasiguro kayo, dapat pina-appraise nyo no, yung property. Wala ba akong sound? Tita? Wala ba akong sound, tita? Wala ba akong sound? Meron po, meron, meron. Segnitas diretso. Okay. Yung madalas no na government agency ay ang LGU tsaka yung DPWH kung sa land no, sa land. Pero yung iba mga national yung Transco, yung ano ito, yung itong mga PNR po, minsan nag-aano siya ano. Pero madalas DPWH at saka yung LGU kung sa road widening. Ah, ang dapat po ang compensation po sa improvement, yun nga sinabi ko, cost approach, no? Ang gagamitin nyo to kuan sa ano, to compensate your client, no? Or kung property niyo 'yan para ma-compensate 'yan, kailangan yung example ito, tinamaan yung improvement, ang gagamitin pong kuan niyan, cost approach, no? Cost approach where kung magkano yung ginastos para to build that property, yun po yung babayaran, yun yung pababayaran nyo sa just compensation, no? So ito base sa appraiser, no? Ang appraiser ang mag-ano niyan, based sa kanyang inspection kung magkano yung value ng property mo. So you should hire an appraiser kasi ang tinatanggap sa korte na appraisal report, no? Appraisal report. Kailangan lang sa korte mag ipa-appoint nyo yung appraiser nyo na sila yung appraiser nyo in your behalf, no? As private owner of the property, mayroon kayong karapatan na mag-hire ng inyong appraiser, no? Mag-nominate ng appraiser. So, yun po yung ano na. Ang right away po dito sa inyo kasi ano yun, mayroon pong right away karapatan po ng mga sinasabi natin mga di ba ang nasa likod, kung nasa likod yan wala silang kuan. Ang kung nasa na mas malapit sa kalsada, ang dominant o ang servitude, ang dominant talagang obligado siya na magbigay ng road right away, no, sa nasa likod, kumbaga yung na-landlock, no, yung na-landlock. Pero depende po yan sa negotiation ninyo kung magkano nyo ibibigay yung road right of way, no. Madalas kung para makasiguro kayo ipa-attach nyo sa kuan sa titulo, no. Kasi minsan kung usapang ano lang pag namatay na yung kausap, mga anak na nalilimutan yung ano na pag-usapan, no? Kaya kailangan nakalagay iyan doon sa inyong titulo, no? Naka-annotate sa titulo yung mga easement, no? Mga road right of way agreement. Kung gaano po ang typical na compensate katagal ang proseso, depende po, no? Pero ngayon mayroon ng bagong proseso ang korte, mas mabilis na, no? Mga civil procedure na ngayon, no, mas pinabilis ng gobyerno, no? Ang civil procedure, kaya siguro mga 1 to 3 years na ano na siya ngayon. Pero before
tumatakal. Depende kung kailan po kayo nagsampa ng case, no? Ng expropriation case. Kung kaagad-agad kayo nag-file ng para sa expropriation, payment of just compensation. Yung mga agric minsan tumatagal, ano? Minsan tumatagal. Pero ang ano naman diyan, meron kayong legal interest, no? Kung kailan kayo binayar ng full payment, kakibat naman dyan ang legal interest. Depende po sa abogado ninyo kung pabibilis. Alam niyo naman abogado, minsan pinatatagal, minsan nandun. Depende, no? Ang compensation sa right of way, depende po, no? Ang madalas kung ano ang area ng kinuha, no? Anong area ang kinuha, tapos market value, yun ang madalas na inaano kung magkano compensation, no? Sa right of way, no? Dito kay Jefferson, sir, pwede po ulit po, kailan po mangingibabaw ang market value terms of compensation? Ang ginagawa ng in terms of expropriation, ang sa first deposit niya, no, sa deposit, sabi ko nga, ang initial deposit niya, babayaran niya dyan yung BIR zonal value, no? 100% of BIR zonal value, yun yung i-deposito niya sa banko in the name of the owner, no? 100% in the name of the owner of the property, naka-deposit na yan mostly sa land bank, no? Kasi yan ang bangko ng gobyerno. Dinideposito niya 100% of the BIR zonal value, no? Kaya sa proseso ng kasi just compensation yan, sa trial, kung ano yung final judgment ng korte, yun ay yung market value na yan kasi just compensation yan. No? Yun ay sa yung final kuwanan ng korte. Okay? So, hindi kayo mag-ano dyan kung matagal man yan o paano. Kasi ang choice mo lang naman, tanggapin or hindi ang kuwan, no? Ang offer ng government. Kung tingin nyo katanggap-tanggap, pwede nyo nang i-accept, no? Ang offer. Huwag na kayong tumungo doon sa korte kung tingin nyo matatagal lang kayo. Pero kung tingin nyo agrabyado kayo sa offer, edi wala kayo magagawa kundi mag-file sa korte ng just compensation, no? So, yun yung ano, kung gaano siya katagal, ang kuan naman naan dyan, babayaran kayo ng market value, no? Kung dito sa kuan, mabibigyan lang kayo based sa kanyang proposal, no? Pero dito ang sa 30 days, yung binabanggit ko kanina, 30 days, no? Sa 30 days, ang panuntunan ng government dyan, based on the current market value, eh, no? Current market value. Yun ang panuntunan ng government doon sa 30 days. Kasi negotiation to eh. Pag-negotiate pa kayo, no? Ni-negotiate. Even na mas kuan siya, mababa, pero yun ang kuan niya. Pinagbabasyan current market value, tapos zonal, tapos zonal. Pero definitely, generally, is market value doon sa negotiation, no? Sa negotiation stage, yung 30 days. Pero kung hindi mo siya tinanggap within 30 days, doon na siya papasok doon sa expropriation proceeding. Yun nga, yung magbabayad siya o magdideposito siya ng 100% doon sa zonal value, no? BIR zonal value ng land, no? So, yun na yung kwan. Ito na yung magiging tagal niya, no? Tagal ng ano niya, proseso. Okay? Mayroon pa, sir, lakas ng ulan. Yung lakas ng ulan dyan. Sir, how... Umulan din. Umulan din dito. Umulan? Dito, ang init. Sa Cebu.
About right of way for the public, yun po bang being local, bang local government, kasi po sa bundok po yung property, ang wala pong bundok, so the barangay is requested for right of way from the owner for the public, pwede po bang humingi ng compensation sa local government? Ano yan? Yun yung ipakuan nyo, kasi kukunin ng government, expropriation yan, no? Hindi ang pagkinuha ng government, yun nga sinasabi ko sa Artikulo 3, no? Artikulo 3 ng Constitution, hindi po pwedeng kumuha ang government nang walang compensation. No? Section 9. Private property magkahayan, yung binabanggit mo. So, pag kinuha ng government yan, hindi mo na magagamit. No? So, bago makuha niyan, dapat may due process. At isa sa due process, yung payment ng just compensation. No? Kung ilan yung kinuha na road para sa kalsada, no? ng local government, yun ang dapat bayaran niya. No? Just compensation ang tawag yan, no? Para makuha. Huwag kayong papayag na walang bayad kasi hindi nyo na magagamit yung property. No? Hindi na kayo makakapagtanim. Wala nang wala nang productivity kung gagawin ng kalsada yan, no? Hindi na kayo makakaano diyan, no? Makakagamit. Pwede rin kung timbang-timbangin niyo rin kung magkano yung magiging benefit kung sa paggawa ng kalsada na yon, maa-unlock naman yung barrio niyo, no? Maa-unlock yung barrio niyo. Pero definitely dapat may compensation ka pa rin, no? No? Kasi mahaba 'yan kung mag-aano, lalo na kung farm to road, no? Farm to road na programa ng gobyerno ay talagang kakain ng 'yan. Sabihin natin na ang laki ng road is 5 meters tapos ang nakunan ka mga 50 meters. O 5 times yun, 150 meters na din yun, no? Ang laki. Ang natagpas sa property mo. Problema yan kung ano yung itsura ng ng pagkatagpas. Baka buong nahati, no? Kapag nahati yung property mo, natagpas siya, ano na yung kuha niya? Wala na siyang platage. Hindi mo na mama-maximize kasi nasa daan na yung yung kalahati, no? Pero kung dito sa kilid siya, ganito yung pagkakatagpas niya, maganda kasi malaki pa rin yung natitira sa iyo. Pero ang problema kung dumaan doon sa sa gitna ng property mo, yun ang problema, no? Titingnan mo rin yung impact ng road project sa yung property. Kung ang tatamaan ba niya ay kasi hindi lang ito ang matatamaan, no? Ito yung kabuuan, liliit na yung yung paggagamitan. Kung i-estimatein mo yung laki nito, hindi ka na makakapagtayo ng ng kahit bahay, no? Kung dito siya sa gitna, tatama yung road right of way na sinasabi. Kaya maganda makita mo rin yung blueprint ng proyekto. Oh, ang 10752 currently pa rin siya, no? Meron siyang mga factor doon. How to determine just compensation. No, ang just compensation, yeah, isa lang yung criteria niya, yung sale, yung selling price, at saka yung tax deck, the BIR zonal valuation. But mayroon na rin siyang characteristics of the property, yung size, location, no? Kasama na dun sa factor na to determine just compensation. Kumbaga, kung ikaw appraiser, ang titingnan mo hindi lang yung mga
magkano yung mga bilihan sa paligid, ano? Hindi lang yung selling price, hindi lang yung mga listing, hindi lang yung mga sold properties. Isa lang yan sa barometro mo para pag consider kung magkano yung ano ng just compensation, pag-determine ng just compensation. Marami yan. Doon sa 10752, mga siguro, mga siyam na factors yung kinonsider niya to determine just compensation. Kumbaga, kung ikaw ang judge, ginagamit mo yung mga factors para ma-estimate mo kung tama ba yung valuation sa property, no? Kumbaga, nakakaano ka, may discernment ka, no? Kasi kung isa lang pagbabatayan mo yung listing price, minsan alam naman natin mga listing minsan pinapalaki ng ano ng mga ahente, no? Minsan ang mga may-ari hindi lang value kundi pati sentimental value, sinasamahan yung property price, di ba? Ang pricing may sentimental value. So lumalaki ang presyo. Pero kung doon sa other factors nakita ng judge na mayroon pala ang highest and best use ay iiba, magkakaiba. So, ano yan? Factor yan. So, may case po ako sa Moro wherein a portion ng owner's pag pinagawa na road but we were required to have a deed of donation to the law. Nasaan nyo po? Kung magdo-donate po kayo, no? Sa local government or pero kung ano yan, just compensation dapat, no? Bakit naman deed of donation? Walang bayad yun. Ang deed of donation. Hindi kayo mababayaran nun. Depende nga po kung ano yung impact sa ano nyo, yung sa kabuang property. Kasi baka naman din makatulong yan para ma-unlock yung property nyo doon sa remote areas. No? Dati walang kalsada, ngayon nag-ano ang government ng kalsada, pero tingnan mo yung mapa, no? Yung blueprint ng property mo. Kung ano yung tama, no? Ng expropriation. Yung sinasabi ko yung dito, gaya dito. Kasi kung ang expropriation dadaan sa gitna ng property mo, ano na itsura nun? Pwede doon sa edge, no? Sa dulo, sa boundary ng property mo, doon mo ibigay yung kuan kung makakabenefit ka. Magbibenefit ka rin naman dyan kasi magiging kalsada yan, no? Magiging kalsada, transportation, ma-unlock yung property sa mga remote areas. Pero depende kung nasa loob ang property na tatamaan, yun, medyo negotiate kayo ng barangay, ng local government. No? Dalhin nyo po sa ako, ha? Pwedeng i-email nyo sa akin yung mapa at makakapag-recommend po ako ng ano. Ano po yung maganda? No? So, yun lang yung kwan. May bayad ba yan, tita? Consultation na yan. May bayad. After, ano, after your talk, may bayad yan. Ah, after your talk. Okay. Ngayon, wala pa ngayon. Consultation na yan, no? Actual case. Okay. Okay. So wala na. Okay. Patuloy tayo, no? Patuloy. So case studies. Ito sa data value, no? Data value. You settled na 'yun yung just compensation. Pagtakda ng just compensation kasama 'yung kung data value kasi kung hindi rin nabibigay ng tamang oras yung just compensation, ano po siya? Ang tawag diyan hindi rin po just compensation, no? Sa case ng Republic versus Lara, so ang property should be fixed at the date, no? When it was taken and not the date of the filing of the proceedings. Ito yung decision ng korte po, no? Ng Korte Suprema na dapat ang pagbabasihan kung kailan ang
date of taken doon sa property, hindi yung data filing. Kasi madalas po yung data filing po matagal, no, na ginagawa, lalo na ng DPWH or ano. Pero nauna na yung pag possession nila sa property. Sabi dito sa Republic versus Lara, former properties taken ahead of the filing of the condemnation proceedings, the value thereof may be enhanced by the public purpose, no, for use it is taken. The entry by the plaintiff of the property may have depreciated. So ito nga po, yung pwede rin mag-depreciate, pwede rin mag-natural increase, no, ang value of the property due to the introduction or the expropriation proceeding, no? So based dito, the owner should, a private property should be compensated only for what he actually loses. So ito yung ano niya, kung kailan kinuha sa iyo yung property, doon na huminto, nag-cease yung pag-avail mo sa fruit of the property. Kung lupa siya, no, natigil na yung pag-harvest mo ng mga pananim dahil nandyan na yung government agency. No? So hindi siya dahil sa kuan na ang compensation, no, kasi kailangan pabayaran yung loss or injury na nangyari sa iyo dulot ng expropriation. So what he loses is only the actual value, no, of his property at the time it is taken, no? So yun yung itong kaso na ito ni Lara, Republic versus Lara. Magandang ano yun ito na ang posisyon or ang kuwan ng Korte Suprema, dapat ang valuation kung kailan kinuha, no, ang property. Itong filing of proceeding, expropriation proceeding, nangyayari ito madalas, no, madalas din magkasunod lang yan. Nag-file siya, bayad ka agad ng deposit, no, deposit sa bangko, madalas. Pero may time na matagal yung pagitan ng pagkuha sa property at saka yung filing of the expropriation proceeding. No? So, settled na ito sa Korte Suprema na dapat ang reckoning date is the time of taking, no, kung kailan kinuha yung property. So dito sa Makabanggit versus Sakay, no, Makabanggit Sangkay versus Napocor, ito kakaiba yung istorya nito, no, noong 1970s pa ito na ano ito na kaso. Itong nangyari dito, ang Napocor, nag-build siya ng tunnel, no, build siya ng tunnel na hindi alam nung may-ari ng lupa, na nag-build ng underground tunnel ang ano, na dumaan doon sa lupa ng may-ari ni Makabanggit Sangkay, no. Nag-traverse siya. So ang ginawa ng korte, ipinarecord niya yung ano, yung date of sa value doon kung kailan nag-build ng tunnel ang Napocor, no, kasi may halong ano siya na hindi pinaalam, no, may halong kumbaga mali siya na hindi pinaalam sa may-ari kung yung pagtatayo ng underground tunnel, no. Natuklasan na lang ito ng may-ari, minsan nakita niya na mayroong underground tunnel pala ang Napocor. So naggawa siya ng inverse condemnation proceeding. Ibig sabihin, pinaatras niya doon kung kailan nagsimula, no? Kasi natuklasan niya November 1997 lang, eh, no? Tsaka matagal na pala mayroon ng underground tunnel. 1970s pa. So pinaatras ng ni Makabanggit Sangkay yung ano niya, yung just compensation. Okay? Kasi di ba ang ownership ng property hindi lang yung surface, no?
kung ang property mo ay ganito, hindi lang yung surface ang property mo. Pati yung subsurface at saka yung dito sa air, no? Yung ano mo, yung own mo. So, nagtayo ng tunnel ang ano, dito sa ilalim, yung napukor, di siyempre, sa'yo pa rin yun, no? So, dapat, nag-ano siya sa may-ari, dito kay magkabangkit sangkay, nagbayad siya ng just compensation for the use of tunnel, no? So, ang compensation, recon of the market value prevailing at the time, either when MPC entered or when it is completed the tunnel. So, 1970 pa yung ano, tunnel. Nag-recon siya doon sa 1970 na pagkatapos na o nagsimula ng operation ng tunnel. Okay? So, magandang ano ito, mga landmark cases ito doon sa just compensation na pwedeng paatras, definitely paatras na, pero ito mas pinaatras pa niya kung kailan nagsimula yung operation ng tunnel. Dito naman sa NTC, National Transmission Corporation or Transco, ang ano dito ng korte, yung ano yung consequential damages, no? Ang consequential damages na equivalent siya sa 50% na BIR zonal valuation, no? Magkakaiba ang determination ng consequential damages depende sa korte, no? Pero dito tinakda ng gobyerno or ng Korte Suprema na 50%, no? 50% of the BIR zonal value. So thus, if as a result of expropriation, the remaining portion of the property suffers from impairment or decrease in value, the award of consequential damages is proper, no? Kung mayroong epekto, example, kung transmission yan, di ba? Ang problema mo dyan kung transmission dyan, hindi ka makakatrabaho kasi may problem ng ano dyan, ng yung baka makuryentehan ka, no? Sa ano ng vicinity ng transmission at hindi ka rin pwedeng magtanim sa ilalim, no? Sabi minsan ng napukor noon noong 1970s, air right lang naman ang kinukuha niya, hindi yung buong property kasi pwede pa magamit ng mga owner yung ilalim magtanim. Pero sinabi ng Korte Suprema, may tinakda ang napukor na 3 meter site di dapat lumampas ang tanim, no? So kung ganun 'yon, nalimitahan na yung paggamit mo ng property mo kasi mayroon ng limitations, no? Kung ano yung itatanim, kung tanim ka ng corn, rice, hindi mo palalampasin siya ng 3 meter. Yan ang problem, no? Yan problem ng ano. So based on that, yung kaso na din ito na NPC versus Lacson, no? Mayroon siyang consequential damages doon sa tinatawag nilang dangling areas, no? Dangling areas. Based sa definition ng National Power Board resolution, those remaining small portion of the land not traversed by the transmission line, but which is nevertheless rendered useless, no? In the view of presence of transmission line. So based mismo sa kanilang definition, wala nang gamit ito, no? Dahil dinaanan ng transmission line, hindi ka na pwedeng gumamit sa ilalim, baka makurintihan ka. So that's why ang ginawa ng Korte Suprema, nag-award siya ng consequential damages 50% of BIR zonal value. Okay? So doon sa document, sa evidence, no? Dito sa National Power Corporation versus Spouses Asoke, no? Ang
ang tinakdang documentary evidence, yun nga yung sale of listings. Pero ang korte, pinaktor din yung iba pa, no? Nag-factor siya to determine just compensation for the property expropriated, no? So, ang mga commissioner may avail, no, of other factors to consider in determining the fair market value of the property. Maliban sa documentary evidences. So, itong sa case na ito, pinahintulutan, no, ng Korte Suprema na pwede na kayong gumamit ng maliban sa documentary evidences. Ano yon, yung mga documentary, di ba, yung zonal valuation, yung assessment value ng assessor, and then yung iba pa na pwede ninyong gamitin na documentary evidence, mga sold properties, debt of sale, documentary evidence yan eh. Pero dito, sinabi niya, pwede kayong gumamit ng other factors to consider or to determine the fair market value of the property. So, yung kanina, yung binabanggit natin, no, na mga evidences, ito, no, ato, classification ng property as residential. Ito yung mga halimbawa ng mga documentary evidences. Certification, galing sa zoning administrator, certifying the property was classified as residential. Then, mayroon din kinuhang resolution approving the updated land use plan, ano? Land use plan. Then, city approving the land use framework, no? So, mga documentary evidence ito to prove na ang classification ng property is residential, no? Ganito yung pagtakda or pag-ano natin sa mga evidences sa korte, no? Kasi sa korte, we are looking at evidence, no? Hindi ito pwedeng hearsay or haka-haka, no? Kasi pwedeng kabilang ko lawyer i-question ka na ang mga ano mo ay non-supported, no? Yung evidence, no? Example, yung madalas na ginagawa ng mga appraiser, yung i-average lang yung 3 comparables. Pag nabutasan ng ano yan ng lawyer, kung marunong ang isang lawyer, nakita niya yung highs and bases magkakaiba, nakita niya magkakaiba yung neighborhood, pwede yang questionin na yung ano mo, yung just compensation, yung market value mo ay walang supported evidence, no? sa comparables mo, pwede niya makita na hindi kayo pareha. Not similar ang lands, no? Not similar ang lands. So, hindi mo po pwedeng gamitin yan in averaging, no? Sa pag-average sa properties doon sa kanilang determination of just compensation. Okay? So, this is the ruling of the Supreme Court on the said case Gapon, no? Yung kay spouses Asuki at National Power Corporation. Itong interest on just compensation, maganda rin, no? Imposing interest on just compensation is to compensate the property owners for the income, no? That they would have made it, they have properly compensated. So meaning, if they had been paid the full amount of just compensation at the time of taking when they were deprived of the property. Ito yung landmark decision doon sa Apo Fruits Corporation versus Land Bank, no? Doon sa ano na ito, sa case na ito, inano ng Korte Suprema na kailangan magpataw ng interest on just compensation, kasi kung wala yan, parang hindi rin just, no? Hindi rin just yung binigay mong compensation kasi tumagal, no? Kaya para i-compensate yung tagal ng ano, paghihintay ng owner na mabayaran siya, there should be an interest, no? In unjust compensation, including the consequential damages, no?
kasi part na ito ng just compensation. So at the time of taking, kung kailan kinuha ng gobyerno ang property. Okay? So before we end no the discussion on this one, this is the Supreme Court decision. No? Land valuation is not exact science, but an exercise fraught with inexact estimates, requiring integrity, consciousness, and prudence on the part of those responsible for it. What is important ultimately is that the land value approximates as closely as possible what is broadly considered to be just. No, kailangan talaga, hindi naman tayo perfecto, no, ang land valuation din ay hindi siya exact science, no. But kailangan natin mag-estimate based on integrity, no. Kaya kailangan mga appraiser may integrity, may consciousness, no. Ano ba ang tama, ano ba ang mali, no? Mas more on an ethics type. Then prudence on the part of those responsible, no, for it, no. Kasi kung hindi tayo prudent, hindi tayo kwan sa kumbaga nag-iisip din kung ano yung para sa atin at sa ibang tao, no, in other individuals, hindi tayo sa ganitong land valuation, baka ang iniisip natin din ang sarili lang din, no. Dapat dual siya eh, kasi this is for public purpose, the project is the for public purpose, and then what we need to have is, dahil ano ito, ownership din natin ito, pinaghirapan din natin ito, dapat both win-win, no, both win-win siya, both the government and the public and the property owner, kasi ang involved dito marami, no, ang dahil public purpose nga siya, not only the government is doing this for the benefit or general welfare of the people, no. So kaya kailangan timbangan ito, ano, timbangan ng pansarili at para sa bayan, no, when it comes to expropriation. That's why in expropriation ang role ng appraiser is kwan siya, no, medyo maselan, kasi kung i-compare mo ito sa private appraisal, yung private appraisal kasi dalawa lang kayo eh, ang owner tsaka yung government, no, yung owner tsaka yung buyer, no, yun lang yung dalawa, no, yung owner tsaka buyer yung nasa transaction, nandiyan na mamagitan ang broker, no. Pero sa expropriation ang ano diyan yung government, no, tsaka yung public, dahil public purpose ito, at tsaka yung owner, no, yung owner. So maraming actor, maraming involved sa expropriation, no, sa expropriation, unlike sa private transaction, dalawa lang yung involved, no, sa transaction. So dito minsan madalas mabilis nare-resolve, no, para sa mga appraiser madali, no, ang pagkuha ng professional fee, dahil pagkatapos ng appraisal kuha na kagad, no. Dito sa expropriation medyo matagal siya, no, kasi una ang proseso, maproseso ang government, no, yung maproseso ang government, pagdating sa korte, maproseso din, kanina binanggit ko sa inyo yung expropriation proceeding, mahaba ang proseso, pagdating din sa compensation para sa appraiser, matagal din, no, matagal, kasi madalas ang owner nagbibigay yan matag hearing, oh, bawat hearing nagbibigay yan, or minsan pa mamalas-malasing ka pa ang makukuha mong kliyente, magbabayad na sa iyo kung bayaran siya ng gobyerno, no.
So matagal 'yon. Kung makikita natin sa mga cases na isa pa sa government, no, sa Korte Suprema, pinaka maikli na yung 5 years, no? 5 years sa mga na-desisyonan na ng korte. Umabot na ito ng Supreme Court, ha? Umabot na ito ng Supreme Court. So, 5 years, no? Sa ngayon, pinabibilis ito dahil binago na yung yung rules ng civil procedure, no? Civil procedure, pinabilis na ngayon. So, ang kwan lang, with this framework, no? Dapat isipin din natin kung di tayo makakatagal ng 5 years or more than that, no? Mag-device ng paraan. Device ng paraan, isipin ang lawyer dito tsaka appraiser dapat mag-combine, no? Strategy. Strategy ang dapat dito. Hindi po pwede dito na katulad. Yun nga yung sinasabi ko, kakaiba ito sa private transaction na dalawang parties lang ang involved, no? Ang expropriation, maraming involved na stakeholders. So dapat mag-base diyan yung ating strategy, no? Ang strategy kung paano natin gagawin, paano natin makukuha ang much beneficial para sa ating mga kliyente. Okay. Kung may mga katanungan, pwedeng magtanong. Maraming tanong sa expropriation. O sige, okay. Government yan, ano? Mabagal pala yan, Sir Gas, 5 years. 5 years minimum, makukuha mo yung result. Matagal, based sa mga nakuha nating jurisprudence, mayroon pa nga umabot ang 20 years, no? Kaya ngayon, kung sabi ko sa mga kliyente ko, dapat strategy hanggang saan ka magi-stress, no? Kasi ang proseso, kung itatimeline mo yung proseso, tita, magsisimula sa offer, no? Una, yes. Plano ng gobyerno, mag-project, no? Ang offer, so papasok na ganyan dyan kung 30 days, pag-iisipan mo kung i-accept or hindi. Accept or reject, yun ang kuan ng gobyerno. Accept or reject kasi ito yung time ng negotiation. Kung sabi ka na reject, expro na ito, expro, no? Kung sabi kang accept, deed of sale na. Deed of sale. No? Palitan na. Tapos kung dito, kung reject ka, so expo proceeding, korte na ito hanggang aabot ito ng Supreme Court. No? Supreme Court. Pwede siyang RTC muna. Tapos Court of Appeals. No? CA. Tapos yan, no? Ang guan. So dito pivot ang guan ito, ang important ang 30 days, no? Ang 30 days kailangan mo mag-decide, no? Mag-decide. So minsan para malalaman mo naman kasi kung may project ang government, example kung mayroon siyang extension ng NLEX, di ba? Malalaman mo naman, nag-a-announce yan eh. So bago ka pa bigyan niya ng notice of offer, no? Notice. Dapat tag-ano ka na dito. Sangguni ka na sa lawyer, ano bang maganda? Then nag-usap-usap na kayo ng mga affected, no? Kung example, ang affected sa area is 30 property owner, gaya nung isa kong kliyente sa Bulacan, 30 plus sila na property owner. Nagkaisa sila, no? Nagkaisa sila na tanggihan yung offer ng DPWH, no? May ang DPWH eh. No? Sabi ko, i-strategize ninyo, no? Strategize kasi 'yan, expropriation case na 'yan after 30 days,
pag nag-offer ang government at saka ni-reject nyo, magkano yan para sa expropriation proceedings. With that, makikita mo yung ano yung process. Kaya dito kailangan ang ano din, usually ang papel ng ano naman ng appraiser hanggang dito lang, no, sa RTC yung mag-ano siya, una mag-ano siya ng deposition, judicial affidavit, no, deposition na, no, tapos kung kailangan niya mag expert witness, no? Expert witness, yun na yun. Hanggang RTC. Pag dati yung CE naman, titingnan lang yung mga ano na ito, mga ebidensya, no? Dito sa Supreme Court, more on sa law naman lang siya. Hindi na siya mag-delve on the evidences masyado. So, question of law na lang ito, no? Sa question of law. So, hindi na siya mag-delve on evidences. Kaya yung appraiser hanggang dito maabot yung ano niya, yung papel. So mula dito, no, stress out natin, no. So mula dito ang papel ng appraiser hanggang dito, no. Iba-iba yung ano niya, iba-iba yung rule niya. Dito mag-a-appraise siya, no? Mag-a-appraise siya how to kuha the evidences, then ikalawa, kung nando doon na sa ano ng korte, magiging expert witness, deposition, no? Cross-examine. Yun na yung papel niya. So, be ready for that. Madalas, ang compensation na professional fee ng appraiser dito, ako madalas inaano ko. Iba yung sinisingol ko sa appraisal. Iba yung sinisingil ko pagdating dito, no? Pagdating sa korte. Mingi ako ng one-time acceptance, no? Acceptance niya. Itong huli, ang hiningian ko, 50,000. Kasi medyo controversial yung kaso. Hiningian ko siya 50,000, no? Sa professional fee. Then, sa appearance, humingi ako ng 3,000 pang gasolina, no? Pang kuan. Allowance. So, yan. Yung kung tumagal man ang ano, kaya mapipilitan ang lawyer ng kliyente mo na 3 or 2 or 1 ka lang na kuan appearance, no? Pinaka matagal yung 2 appearance, 2 hearings. 2 hearings, no? Para kuan. So, yan ang buhay ng appraiser, no? Sumisingil siya dito. Sumisingil din dito sa appraisal, no? Sa appraisal. Pero minsan ang nangyayari sa commissioner level lang, no? Commissioner, no? Ang commissioner. Merong commissioner, nagpapatawag ang judge. Kasi dito ang gagawin na ng judge, mag-aano yan ng commissioner, tatlo, at least tatlo. So kasama ka na diyan, no? As commissioner. Pwede kang kasama as commissioner na mag-aano so doon sa property. Either which, no? Kung dalawa kasi yung trend na gagawin ng appraiser, pwede siyang expert witness, pwede siyang commissioner, no? Commissioner. So dito, ganun din, no? Ang kuha niya per hearing, magkano, no? Magkano i-charge mo. Depende. Usually, ang charge mo kung ano yung credibility mo. No? Tapos, magkano yung per hour ano mo, charging mo. Kasi minsan, ang hearing, pinakabababa yan kalahating araw. No? Kalahating araw, then ang pinakamatagal, lalo na kung medyo ano yung korte, maraming hearing, pinakamatagal niyan one day. No, ang hearing. So, i-compensate mo yung araw na wala ka sa opisina or wala ka sa sa appraisal. Okay? So, any question? I will entertain question. Jones, kung hindi ako na naman, palalawa kayo yung expropriation na yan. Ano? Kano ba yung sinusolusyonan na mabilis? Papayag ka na lang sa offer ng government na napakababa?
Eh kasi tatagal ka naman ng 5 years ang minimum. Tatagal ka na 20 years, baka ano ka na nun, hindi ka na nakatayo. I mean, yung 5 yung 30 days na ano negotiation period, 5 bot yan. Negotiation, yes. Yes. Eh, kung mag-decide ka na accept. Accept, tapos, mabilis. Or reject, depende po, depende rin sa iyo, no? Ititingnan mo yung consequences. Pinakamaliit yan, 5 years, no? 5 years ang ano. Walang kaswerte-swerte. Pag ang property mo ay Miss ano, Venus, kung natamaan ng ano, DPWH project, dapat ka wala mong swerte. Kasi kailan mangyayari yung 5 years na ang resulta para makuha mo yung just compensation mo, no? Parang ibang klase ang ano yan, ibang klase government o ibang klase ang negotiation. Meron na client. Meron na akong client din na ang ginawa niya kasi natunugan niya na may ano na may highway na itatayo ang city. Bumili siya. Bumili siya ng lupa tapos mga ano yun, yung lupa niya, 4,000 square meter. Mm. Ang inilagay niya sa tax declaration, mababa. No? Okay. Kasi para sa tax purposes eh. Ngayon, ang sabi ng city, ang basis ng kanyang compensation is based on tax declaration. Nako, nang nagkagulo na. Kasi, ang bili niya kasi 1,000 eh. Nilagay niya sa ano tax declaration, 200. So, kayo, nagka-problema na kasi ang babayaran lang ng city is kung magkano yung dineclare mo sa tax declaration. So, 200. Nalugi ka ngayon. Okay, siya ngayon. Kaya nga, ipin-appraise niya sa akin. So, ini-appraise ko, yun naman yung actual, no? Yung ano ng at time of taking magkano yung property. So, ang problema ngayon, di natagpasan na siya. Sabi ko, yung ano mo dyan, kasi may consequential benefits naman yan, no? Kasi yung property mo, naging ano ng highway, naging commercial na siya, no? Mm-hmm. So, mas lumaki ang value niya. From 2,000, no, umabot siya ng 3,000 eh, yung value ng property. So, i-compute mo ngayon, no? Yung ilan yung tinamaan? Ang tinamaan sa kanya, mga 545 okay. Square meter. 545. So, kung mayroon kang 3,000 square meter, iless mo yung 500 pa, mayroon ka pang 255, no? 240. Tapos, nabayaran ka pa ng mataas. Ganun ba yun? Sa korte. Kaya lang, court, ano yan? Court case na. 2,000 plus square meter, tumaas ng 1,000 ang value dahil sa yung okay. Road, no? Pagkaroon ng road. Tumaas na naging ano siya, 1K ang increase, no? So ang property mo, sabi ko sa kanya, kinumpyutan ko siya. Tingnan mo ha, ang property mo is ganito, 5, then 6, 10, 3, 9, 4, 5, tapos ano na siya, 5, 6, 9, 4. So 2,455, i-multiply mo ngayon yan sa 3,000, no? 3,000 per square. Maganda, no? Tubo pa siya. Kaya nga, sabi ko, ang tinamaan sa iyo ito, 545 square meter. Maliit lang, okay. 1,000 na bili mo, no? 1,000 na bili mo. 200 lang binayaran. So, magkano? 800 ang lugi mo. Uh-oh. Ang lugi mo sa 545. Eh, dito naman, kumita ka ng 1K doon sa 2,555 square meter. Okay. Panalo pa rin siya. Eh, panalo. Panalo pa rin. Okay lang. Marunong siya. Ipinagawa niya yung computation. Sabi niya, ano? Tapos sabi ko, ano? Kukuha, ano? Magkakaso ka pa niya? Hindi. Okay. Appraiser, kailangan turuan mo rin siya, no? Kasi yan ang
ang nananaig sa kanya, nawalan siya ng ano eh, 800 per square meter eh. Yun ang niya, no? Pero ayan, tama. Maganda advice ng appraiser consultant. Si yeah. Gusto, Cebu City. Ayan. Thank you, ha? Any more questions? Sige, kayo naman, anak. Kayo, questions. Participants. Hey. Oh, wala na bang questions? Magpapaalam na sa atin si Sec. Jed Gas. Tapos maniningil na yan ang consultation fee sa mga ikakonsultan nyo. Okay, any more questions? Wala ba si EA? Si EA yata inabot ng ulan sa Ortega Center. Ayan na si EA. EA, yes? So no more question ba sa chat room? Sa chat? Wala, parang solve sila eh. Okay, oo. Naku, nakinig sila, no? Parang nakakagitla yung sinabi mo. Ano, turuan mo sila ng as broker kasi ma-encounter mo yan. No? Ma-encounter mo yan. Yung client mo magtatanong sa'yo. So at least mayroon kang alam kung paanong pagsagot. No? Paanong pag-ano. Tapos na may alam ka rin kung ano yung directional ng expropriation. Okay. Pag alam mo yan, para medyo high-end ka na eh. Medyo high-level ka na. Di ba, Sec. Jed Gas? Oo, eh, ilang taong ko yung experience, tita. Kaya pag ako pinadiscuss mo na ganito, kahit ano, no? Ano lang, kalma kasi yan. Based on experience na din, no? So, okay. Kung wala questions na, babay na si Sec. Jed Gas. O, Sec. Jed Gas. Cherry. Cherry. Kain ng kain yan. Kain ng kain, ha? Kain ng kain, Jerry. Oh. Time, merienda time. O sige. Alam nyo, pag-speaker natin si Sec. Jed Gas, expect na lang talaga may tilaok ng manok. Okay yun, nakakatuwa naman, di ba? At least natural na natural. Pisina. Kaso, na mayroon silang, di ba, mayroon silang maintenance. Ay, di, tayang opisina ko, PLDT. Eh, hindi po pwede. Sabi ko, baka hindi ako makapasok. Kaya nag-ano ako dito, no? Tuhan sa bahay. Kasi sa bahay, Globe ang gamit ko. Doon sa PLDT. So, yan. Okay na. So, no more questions. Kung no more na, thank you very much to our participants and see you tomorrow. Tomorrow we have two speakers from Mindanao. Ayan, Mindanao naman tayo tomorrow. Ito mga taga Cebu, Visayas. Ganun pa, kasama pala kayong taga Cebu? Kayo dalawa ni Miss Tita, Miss Tess. Oh, madala. From Jensan and from Davao. So Mindanao pareho yun, di ba? Bakit pa ganyan, ano? Yan, busy yan. Palagi sa tripping. Okay. Ta. Palagi tripping. And napansin ko, no? All ano pala tayo? All NDs, all national directors pala tayo and summer officers. Sabi ko, eh bakit parang naging puro NDs yata this time? Okay yan, pero I am really reminding you, no? Service namin to sa PAREP brokers and real estate salespersons na magre-renew na ng accreditation and lisensya naman para sa mga brokers. So thank you very much para maganda naman ang buhay sa PAREB. We are here to serve PAREB. Okay? Thank you, EA. Okay ka lang, John? Sige. Maraming salamat sa lahat. Okay? Thank you, Sec. Jen. Tapos yung link for tomorrow nandiyan na rin sa Zoom chat box. So pakitingnan lang. Pati sa email nyo. Actually, nasa email din ninyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Nandun lahat, tama. Okay, salamat. Okay, bye-bye. Salamat. O yan, wala nang ulan. Okay, goodbye. Tandaan niyo mga speakers, ha?
kasi kasama yan sa security question. Oh, ang nasa poster medyo may adjustment lang, nagkabaliktad. Okay? Malalaman natin sino talaga hindi nag-attend. This is test, ah? Test to the participant. Isan lang na madali lang yan. Okay. Tandaan yung mga speakers ninyo. Okay, so yan na. EA, okay na. Sige, I'll give 5 minutes and then we'll be signing off. Huh? Okay. Salamat sa mga in-invite ng mga local board presidents. Narito sila. Pero yung iba, ay, EA, wag mo hindi nakapasok. Yung doon sa ACRB yata. Siguro ang mga ang internet concerns nila or in gadget concerns. There are a lot of factors that we don't know. Wala naman akong natatanggap na text message that they have concerns. Okay. So tomorrow, sige na lang. Balik kayo tomorrow. Maaga, 9:45. Okay? Yes po.
Thank you.